Mahalaga ang pera sa lahat ng galaw ng tao. Sino ang maniniwala na maaari kang magkapera mula sa zero capital? Pero ang totoo, ang pera ay maaari mong kitain mula sa kung anong meron ka. Ang iyong sariling kalinangan ay capital mo na. Hindi mo na kailangan pa ng pera o kung ano pa, sipag lamang at konting inspirasyon, maaari mo nang umpisa ang pagkakitaan nito. Sinabi ni Grant Cardone, isang sikat na real estate investor, "There's no shortage of money on this planet, only a shortage of people thinking big enough." Sa videong ito ay pag-usapan natin ang ilan sa mga paraan paano magkapera o paano kumita ng walang hawak na pera. Umpisa na natin. Una sa lahat, huwag kang tamad. Marahil kahit sa ang laban ito ang unang rule. Kapag ikaw ay tamad, paniguradong hindi ka uusad. Kadalasan, bilang tamad, may sarili tayong katwira na uusad din slowly but surely. Pero ang katotohanan, kahit sa ang anggulo mo tingnan, ang pagiging tamad ay isang negatibong ugali na dapat mong i-overcome. Pilitin mong kumilos sa tuwing nawawalan ka ng gana. Baguhin mo ang iyong mindset at huwag magsayang ng oras sa mga bagay na walang nagagawang mabuti sa iyo. Subukan mong gumising ng 2 oras bago ang oras ng iyong trabaho sa loob ng 1 buwan. At magugulat ka, malaking pagbabago ang iyong makikita, hindi lamang sa iyong mindset at physical, lalong higit sa iyong pinansyal. Marahil, magtatanong ka kung saan manggagaling ang pinansyal na pagbabago sa pagising ng maaga. Malamang, kung gumising ka ng maaga, kikilos ka kagad. Mag-exercise para maiwasan ang pagkakasakit, magpapack ng lunch, at ang mga na-save mo dito ay ipunin at invest. Mga simpleng bagay na kontrolado mo, maaari mong i-manipulate nang hindi gumagastos. Nakasave ka na dahil hindi ka nagkasakit, nakasave ka pa dahil sa ekstrang oras mo, magpack ng lunch. Pangalawa, turuan ang iyong sarili at magsimulang matuto sa ibang tao. Ang experience na ibang tao ay maaaring magturo sa iyo ng mga bagay na hindi mo na kailangan pang maranasan. Maaari kang matuto sa pagkakamali ng ibang tao, lalong higit sa kanilang tagumpay. Kung ikaw naman ay wala pang network, turuan mo ang sarili sa mga bagay na alam mong magagamit mo in the long run. Huwag matakot sumubok ng mga bagong skills at magkaroon ng mindset na there's always a room for improvement. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng drive to learn more as you go along. Ang mga skills na na-acquire mo sa ganitong network, eventually ay maaaring pagkakitaan. Hindi mo kailangang gastusan ito ng pera dahil libre lamang ang mag-aral. Lahat ng resources ay i-maximize mo. Mga resources na libre, tulad ng mga personalidad sa komunidad nyo, Google, YouTube, mga lumang libro, at kung ano-ano pa. Pangatlo, maghanap ng trabaho at magnegosyo. Maaari ka na makahanap ng trabaho ng libre sa ngayon. Napakaraming work from home setup ang maaari mong applyan na hindi mo na kailangan umalis pa ng bahay. Once na magkaroon ka na ng trabaho, ito na ang umpisa mo para makasave ng pangnegosyo. Pero kung hindi para sa iyo ang magtrabaho, subukang magnegosyo ng walang puhunan. Opo, walang puhunan. Para magkaroon ng idea kung ano-ano mga pwedeng negosyo na walang puhunan, may link sa description o pindutin ang card na ito mamaya. Kung anong skill meron ka, anong alam mo, ibahagi mo ito sa iba nang may bayad. Sa panahon ngayon, lahat ay maaari mo nang ibenta o pagkakitaan. Sipag lamang at konting inspirasyon ang kailangan, siguradong malayo na ang mararating mo. Pang-apat, magplano at umpisahang pagtrabahuan ito. Libreng mangarap tulad ng pagpaplano. Sa mga pangarap natin sa buhay, dapat hindi siya natatapos doon. Mahalagang sinasabayan mo ng kilos ang mga planong ito para maabot mo ang iyong mga pangarap. Ilan sa mga bagay na maaari mong pagplanuhang gawin na maaari mong pagkakitaan ay ang mga sumusunod. Social media, e-books, at courses. Sa 3 yan, anuman ang iyong skill, maaari mo itong gawing course o e-book. Magturo ng Tagalog sa mga foreigners. Magturo ng iba't ibang subjects. Magturo paano mag-DIY. Sky is the limit at ang determinasyon mong kumita at makaahon sa kasalukuyang estado ng buhay mo sa ngayon. 2022 na, kaya kung hindi mo pa naumpisahan ang mga bagay na plinano mo noong mga nakaraang taon pa, aba, panahon na para umpisahan ito. Pang-5, mangutang sa bangko at magnegosyo. Ang ating pang-5 advice ay para lamang sa malalakas ang loob. Ang method na ito ay nakadepende sa risk appetite ng isang tao. Anong risk appetite? Ito yung laki o dami ng lakas ng loob ng isang tao para subukan ng isang bagay. Ang tiwala niya sa method na kanyang gagawin at ang tiwala niya sa sariling kakayanan. Kumbaga, alam niya na 100% nagagana ito. Kung sakali mang mag-fail, hindi sasama ang kanyang loob at marunong siyang mag-move on agad-agad. Ang method na ito ay nakuha ko kay Robert Kiyosaki, ang author ng librong Rich Dad, Poor Dad.
Ilalagay ko ang link sa ibaba para sa buong kwento. Pero para mas lalo nyo pang maunawaan, ito ang isang halimbawa. Noong nagkaroon ng economic crisis sa US, maraming nagbenta ng kanilang mga ari-arian at sinubukang magbagong buhay sa ibang states o ibang bansa. Nakita ni Robert ang opportunity na to para mag-invest sa real estate. May in-offer sa kanyang isang beach property sa Malibu sa halagang $14,000. At dahil nga kailangan ng seller ng pera para makapag-umpisa, nag-counter-offer si Robert. Babayaran niya ng $2,000 cash ang seller at ang balanse ay ibibigay sa loob ng isang taon. Siyempre hindi pumayag si seller, kaya nag-loan si Robert sa bangko at binayaran ang balanse. Habang nagbabayad siya ng kanyang loan, ginawa naman niya itong resort at paupahan. Nababawi nito ang binabayad niya kada buwan at may pasobra pa. Pagkatapos ng economic crisis, binenta niya ito sa halagang $100,000. Kung kukwentahin mo, binili niya ang property nang walang nilalabas na pera at kumita pa ng higit na mas malaki kaysa sa may mga puhunang negosyo. At dahil nakarating ka sa part na ito, salamat sa iyong oras at sana'y may natutunan ka. Subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.